Ako po si Rhea at ibabahagi ko lamang po sa inyo ang ilan sa mga naging bahagi ng buhay ko na salig sa paranormal. Aware naman po ako na kahit nung bata pa ako, marami na rin akong karanasan kaugnay ng mga supernatural entities. Hindi ko nga din po masabi kung ang pagiging albularyo o manggagamot ng tatlo sa mga grandparents ko ang siyang naging dahilan kung bakit sensitive or let's say bukas ang third eye ko. Nag-start po ito nung ako ay 7 years old at grade 2 pa lamang. Meron pong isang pagkakataon nang ako po ay pauwi na galing ng eskwelahan nang mamataan ko po ang isang black lady. May maliit po kasing burol sa school namin and for some reason, habang naglalakad ako, ewan ko ba kung bakit napatingin ako sa burol na iyon at dun ko nga po nakita ang isang matandang babae na may hawak na tungkod. Mula doon sa tuktok ng bundok, naglakad po yung matandang iyon pababa at sobrang bilis po niya to the point na parang malikmata or kurap lang eh nandun na siya sa loob ng bamboo tree. Papano ko nasabi na pumasok siya sa loob ng bamboo? Few seconds po kasi mula nang siya'y makababa ng ganun kabilis, as in blink of an eye, dun ko po siya namataan. Ay ignored na lang po nun at patuloy na lang ako naglakad sa pag-iisip na baka nga guni-guni ko lamang ang lahat. 2 years later at ako po ay grade 4 na. Nag-brown out sa lugar namin at nagising ako in the middle of the night. Hindi na rin kasi ako makatulog nung panahong iyon dahil ang init-init dahil wala ngang electric fan. So, ang ginawa ko po ay bumangon at i-check ko na sana ang oras. Subalit wala nga pala akong relo na malapit sa akin kung kaya't lumabas ako upang tunguhin yung wall clock. May iba pa ngang natutulog sa labas ng kwarto namin nung time na iyon at nagsilipatan sila dahil mainit na talaga sa kwarto. So umakyat ako sa upuan para makadaan at makita yung wall clock. Nang ma-check ko nga, 3:05 AM na. Walang ano-ano, bigla pong humangin kaya napatingin ako sa bintana at hindi po ako pwedeng magkamali, Sir Red, dahil nakita ko na naman yung parehong itsura ng matanda na una kong nakita sa burol. Dumadaan naman po siya ngayon sa bintana namin at sobrang bagal na animoy naka super slow-mo. Nakayuko lamang po siya na naglalakad at ako naman po ay natulala na lamang. Natakot ako not only for the fact na nakita ko ulit yung matanda but also the fact na naglalakad siya sa labas ng bintana namin and nasa second floor po yung kwarto namin na yun. Nung nawala yung matanda, nanatili pa rin po akong nakatingin at nakatulala sa gawin ng bintana hanggang sa bigla na lamang pong nag-shake o umuga ang kinatatayuan ko. Yung upuan ko po kasi na iyon ay made of naga wood kaya mabigat at hindi basta-basta nagagalaw. Nakasisigurado naman din ako na walang lindol nung sandaling iyon kaya napaka-imposible na gawa lamang ito ng napakalakas na hangin. Nang matauhan ako, doon na ako napatakbo pabalik ng kwarto. Grade 6 na ako. Yes, another 2 years later. Malapit lang din po kasi yung bahay namin sa simbahan kaya kabisadong kabisado ko na kada 12 midnight, 12 noon, 6 a.m. at 6 p.m. ay tumutunog ang kampana doon. Nakatulog po ako nung hapon na iyon at nagising ako sa tunog ng kampana at alas 6 na pala iyon ng gabi. Alam ko pong walang ibang tao sa bahay ng sandaling iyon kasi wala akong nakikitang nakabukas na ilaw kaya medyo madilim na. So from the second floor, bumaba po ako. Pagkababa ko, Sir Red, bigla na naman akong napatingin sa kusina. Madilim doon pero naaaninagan ko na may nakaupo sa lamesa.
para bang umiiyak o nagdadasal ito. So tinitigan ko po muna para makilala ko kung sino, pero bigla pong lumingon yung babae at laking gulat ko nang mamataan muli ang Black Lady. Ang pinagkaiba nga lang si Red. Mas bata po siyang tignan ngayon at napakaputi ng kompleksyon. Pero ang kanyang mga matang nakatitig sa akin ay pula. Nung una hindi na naman ako makagalaw dahil sa labis na sindak. Nakatitig lang ako sa kanya ng matagal, kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga malimutan ang mukha niya. Nakatitig lang din sa akin yung babae at hindi siya nagsasalita. Walang ka-ekspresyon ang kanyang mukha. Nang makagalaw na ako, kumaripas na ako ng takbo papalabas. Kuwento ko po kina mama at lola ko ang nangyari, pero imbes na maniwala sa akin ay tila pinagkampihan pa nila ako sa pagsabing ito daw ang napapala ng hindi pala simba, kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Inadvisa na lang nila ako na magdasal ako palagi. After 2 years, in-expect ko na naman na magpapakita ulit ang Black Lady. Pero hanggang makapagtapos ako ng high school ay hindi ko na po siya muling nakita. Pero ibang entity naman ang nagpapakita sa akin. Nung nag-college po ako, hindi ko pa rin nakikita ang Black Lady na yun, pero palagi ko pong nafe-feel na may nakatingin sa akin. Mapapatunayan ko iyon sa pamamagitan ng pagsusuri ng aking memorya na kung saan from time to time ng mga panahong iyon ay may naaaninagan akong anino kapag mag-isa lang ako. Madalas may naririnig din akong tumatawag sa pangalan ko, pero mariin namang sinasabi ng mga kasama ko sa boarding house na wala naman daw tumatawag sa akin ni isa sa kanila. Kaya minsan natatakot na sila pag bigla akong nagsasalita at nagtatanong ng ano? O bakit? Ano kailangan mo? Kasi alam na nila na may naririnig na naman ako na hindi nila naririnig. Nung college din po ko si Red, nagsimula na rin na magkaroon ng vivid dreams and astral projection ang aking sarili. And then fast forward sa panahong mayroon na akong trabaho. Madalas pong may nagsushow up sa mga scene sa isip ko. Wala pong pinipiling oras. Kahit sobrang occupied ng isip ko o focus sa isang bagay, bigla-bigla siyang nagpiplay. Yun bang para akong nagdi-daydream nang hindi ko kontrolado? Pero natatakot po talaga ako sa nangyayari. Natatakot ako sa nakikita ko. Wala akong maalalang magandang scene. Ang naaalala ko lamang po ay parang eroplanong nahulog sa gitna ng isang malaking bridge. Nakaharap ako sa sobrang lalaking tidal waves, may na-ambush, may nagbabarilan. Ganon ang nagiging laman ng tila daydreaming ko. Pero iniisip kong marahil ay dulot lamang ito ng stress, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa aking isipan. Isang araw nga, habang naglalakad ako sa lobby papasok sa opisina, may scene sa isip ko na biglang nagplay. Sa scene na iyon, kitang-kita ko na naroroon ang Black Lady na gumagambala sa akin few years ago. Nakatulukbong yung mukha niya at parang may inaabangan sa isang sulok. Sinubukan kong i-ignore at ipagpatuloy yung paglalakad ko hanggang sa na-realize ko yung place sa scene na nakita ko ngayon. Parang same place sa nilalakaran ko. Tila baga foreshadowing. Inisip ko na sinasabi niyang nandoon siya, na kahit wala ko nakikita in reality, parang nandun siya. At marami pa nga pong times na nangyayari ito. Kung noong una, future yung nakikita ko, pero recently, parang past events. Mga times na nangyari na dati pero kasama siya sa scene this time. Kadalasan nakatingin lang siya sa corner or nasa madilim na sulok na hindi siya nawawala at hindi gumagalaw. Parang ganito po sa larawan yung aking namamataan. Minsan siya po ay bata,
kadalasan old yung kanyang itsura. Pero most of the time wala po siyang muka. Nung nag-pandemic, naging madalas yung pagpapakita niya sa akin sa pamamagitan ng mga random scenes na nag-a-appear sa isip ko. Pero hindi siya katulad dati na hindi umiimik dahil ramdam mo ang galit sa kanyang emosyon. May isang scene na nasa rooftop daw ako ng isang building. Sobrang hangin sa lugar na iyon. Bigla na lamang po siyang nag-appear sa harap ko at galit na galit siya. Hindi ko naman din po maipaliwanag kung bakit siya nagagalit pero pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang naaalala ko lang po sa sinabi niya ay, binalaan ko na kayo. Ilang siglo na ako nagbabantay. Binalaan ko na kayo. Ginawa ko na ang magagawa ko pero hindi kayo nakinig. Bantay lang ako. Hangin ang bubuhay at hangin din ang papatay. At bigla na lang siyang nawala. Meron din pong isang scene na nagplay sa isipan ko ng isang araw. Pinilit ko daw na umaten sa isang reunion party. Ayaw ko po dahil may hindi ako kasundo na tao na mag-a-attend doon at hindi rin kasi ako mahilig makipag-socialize. So bigla po siyang nag-appear at gusto niyang sumanib sa katawan ko. Ang sabi ng black lady na yun sa akin, ang hina daw kasi ng aking katawan kaya madali daw niya akong masasaniban. So gumawa po yung black lady ng senaryo sa reunion. Humangin ng sobrang lakas hanggang sa nagliparan lahat ng mga gamit doon. Sa scene na nakikita kong iyon, eh para bang meron din akong maraming tao na nakikitang nagvi-video pa ng nangyayari. Nang matapos nga po yung reunion at nasa sasakyan na po kami, bumulong yung black lady sa akin at sinabing i-delete daw ang lahat ng nakunang video niya dahil kung hindi daw ma-delete ang kanyang mga videos within 2 hours, may mangyayaring hindi maganda. Kaya sinabi ko yun sa mga kasama ko and after a while, bumulong ulit siya sa akin. Sabi niya, tapos na daw ang itinakdang 2 oras. May 2 daw na hindi nag-delete ng videong nakunan siya. And then natapos na bigla yung scene na iyon, Sir Red. Kinabukasan, nalaman ko sa mga magulang ko na namatay daw yung tita ko sa bahay namin. And then sinabi din nila na namatay din yung kapitbahay namin the same day and same hour. Hindi ko rin malilimutan ang isa pa sa mga patuloy na bumabagabag sa akin na nagpakitang scene sa aking isipan. Nag-iinuman kami ng mga barkada ko at 6 kaming lahat. And then all of the sudden, nasa loob na ako ng isang glass bottle sa corner ng kwarto na yon. Pero nakikita ko pa rin yung sarili ko na kasama yung mga barkada ko. Para bang humiwalay ako sa katawan ko at nakulong doon ang kusa. Pero 7 na kami. Nasa tabi ko na yung black lady at nakatingin siya ng masama sa 2 kong kaibigan sa harap niya. Evil smile pa ang nakikita ko. Kinabukasan, nagkwento yung isang kaibigan ko na nagka-sleep paralysis daw siya. Hindi daw siya makagalaw at may nakita siyang babaeng nakaitim doon. Napakwento na rin yung isa kong kaibigan na pareho daw sila ng experience ng gabing iyon. Kaya dun na ako nangilabot dahil naalala ko yung senaryong nagplay sa isipan ko. Yung 2 kaibigan kong nakaranas ng sleep paralysis na iyon at nakakita sa black lady sa kanilang panaginip ay ang 2 kaibigan kong tinititigan ng masama nung black lady. Dito ko rin na-realize na every time na nagpapakita ang black lady na iyon, may namamatay na kakilala ko. Kaya out of curiosity, nagpa-tarot reading po ako. Lumabas sa cards, meron daw akong spirit guide at yun ay yung black lady. All this time, natatakot ako sa kanya. Where in fact, she's here to guide me pala. Kaya pag nagpapakita ulit siya, lagi kong sinasabi na okay ako
at hindi dapat siya mag-alala. Kung may bad news naman, I will pray for their souls. Imagine, Sir Red, 20 plus years before I fully understand what's going on. Kung takot ang papairalin natin, hinding-hindi natin magigets o maiintindihan kung bakit sila minsan nagpapakita na lamang sa ating bisyon. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.